Whoop! Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is George and I am your car loan expert. Alam ninyo, marami sa mga videos ko ang nagtatanong doon sa comment section is, George, anong hint para malaman namin kung kami ay approve? Or, kailangan pa ba naming umasa? May aasahan pa ba kami? So sa videong ito, pag-uusapan natin kung ano ang dapat ninyong expectin in the future pag kayo ay nagbigay ng application. Before ko umpisahan yan, thank you very much to all my subscribers. Thank you very much doon sa mga nag-share, nag-comment ng aking videos, at yung mga nagpapataba ng aking puso na comment. Okay? Shout out kay Kuya Wop. I think you are one of the vloggers, Kuya Wop. Thank you very much for watching my video and commenting my video. Okay? So, back to our topic. Hint! Paano mo ba malalaman kung ikaw ay ma-approve? Okay, bibigyan ko kayo ng scenario. Okay? Scenario. Let's say, nag-apply ako ng Monday. Pumunta ako sa car dealership. Nag-sign up ako ng application, nagbigay ako ng mga requirements na prior na nakita ko sa video ni Sir George. So, lahat ng mga requirements na kailangan, yung mga attachment, pinasa ko na doon with my application. And then, si agent, sinabi niya, well, sir, ma'am, ipapasa ko na kaagad ito, ipaprocess ko na agad ito as soon as possible para matawagan na kayo ng bank. Then, what will you expect? So, tatawag ang bank sa inyo, ha? Kung Monday ka nagpasa morning, maaring binigay niya na sa auto finance ng after lunch to process your account kasi yung inyong application is ini-input pa nila yan sa computer. Meron silang system na ini-input ang inyong mga application to the computer para magkaroon ng file sa dealership. Okay. The next is, ipapasa nila ito sa auto finance. The auto finance is the one who is in charge. No? In charge siya to distribute the application going to the bank. Either ibibigay niya physically or i-email niya ito diretso doon sa main office. Okay? Then after that, mag-uumpisa na yung process. So, mag-i-expect na matatanggap ito same day or on Tuesday ng mga bangko. Then, re-reviewin na sila ng bangko. I-screen na kaagad yung inyong application ng bangko. So, expect ninyo ang call ng Wednesday up to Friday. So, kung may tatawag sa inyo na ibang number na hindi kayo familiar, kung wala naman kayong utang, then si bangko na yung tumatawag sa inyo. At hindi lang siya ang, hindi lang ikaw ang tatawagan. Also, yung inyong co-maker, yung spouse ninyo. Yung parents ninyo maaring tawagan kung siya ang ginawa ninyong co-maker. Okay? And then, expect din ninyo na tatawag din ito sa inyong company. Makakausap niya yung inyong HR. Kung hindi mo ganun si HR, yari ka. Baka ilaglag ka. So, if I were you, kung mag-apply ka ng car loan, you have to coordinate with your HR manager first. Kasi, sometimes, hindi ko nila lahat, sometimes ayaw ng HR na naglo-loan kayo because ayaw nilang ma-involve sila sa lahat ng mga inyong mga loans. Okay? Kasi sila yung mga sumasagot ng mga calls eh. Ito din yung credit card, sila din yung nakakausap. Okay? So, ganun po yun guys. Tatawag sila sa inyo after 2 days or 3 days, even after 1 week, tatawag pa rin yan. So, until next week, maaari silang tumawag. Okay? Tatawag sila sa inyo. Ito yung mga random question. Doon sa base, doon sa application ninyo. Yung pangalan ninyo,
birth date ninyo, middle name ninyo, saan kayo nakatira, saan kayo nag-work, ano ang position ninyo, magkano yung income ninyo, magkano yung gross monthly income ninyo, kung ano pa yung other side of business ninyo, saan ninyo gagamitin yung sasakyan, okay? Sino itong co-maker ninyo, kaano-ano nyo yung co-maker na ito. Yun ang mga series of questions na itatanong nila sa inyo. But kapag hindi ninyo to nasagot ng maayos, tendency, magkakaroon ng idea si CI na yung application ninyo medyo hindi ninyo kabisado. So magkakaroon ng konting conflict, but not really. Okay? And then also, si co-maker dapat kung ano yung nilagay ninyo sa application ninyo, alam niya rin. Lalo na ang inyong financial income. Kung nag-declare ka doon ng 100,000 per month ang income ninyo, dapat alam ni Mrs. yan. Kasi kung hindi alam ni Mrs. yan, tendency, abo, there's something wrong. Okay? So, yun ang dapat ninyong pag-usapan before kayo mag-apply. Okay? And then next is, yung pagtawag nila sa inyo, afternoon, sasabihin ng bank sa inyo is, okay, Sir George, tatawag uli ako sa iyo para to confirm another questions, okay? Magtatanong uli ako ng series of questions, maaring ganun. But, pag hindi na sila tumawag sa inyo, dalawa na lang i-expectin ninyo. Either approve or decline. Okay? So, kung kayo ay approve, after a day or same day, pagtawag nila, mamayang hapon, makaka-receive na kayo ng text message that, congratulations, Mr. Quijano, your auto loan application has been approved. Please call your car, please call your dealer's agent. Mga ganon, something like that. Okay, tatawag, magte-text sila sa inyo ng ganon. Pero, kapag sinabi ni bank na, Sir, tatawag uli ako sa inyo. Okay? Pero walang tumawag. Reject na yon. Promise. Reject na yon. Pero sometimes, nang may nangyayari is, Sir, tatawag uli ako sa inyo. Then after niya sinabi yon, the following day is mayroon mag ocular visit sa inyong bahay. May pupunta doon. Hello sir, my name is ganito. I am from a representative of ganitong bangko. Magkakontak lang po ako ng personal CI dito sa inyong bahay or doon sa inyong business establishment, ganun. Then after po noon, may malaki ng chance na ma-approve po kayo. Normally doon sa mga nagkakaroon ng ocular visit sa inyong bahay, I mean, nasa around 90% may chance po kayo ma-approve. I mean, may edge na pala kayo. Okay? So, kung walang pumunta sa bahay ninyo at sinabi, tatawag uli ako, guys, medyo kabahan kayo doon kasi maaring ang inyong application is declined na. Okay? Pero pag sinabi niya, tatawag uli ako, and then the following day or the same day, may nag-text sa inyo na ganito na, approve na kayo. Okay. Congratulations. Okay. Kasi next move nun is yung credit advice. Yung credit advice, yung account officer from the bank, gagawa na siya doon ng mga requirements na ibibigay niya sa auto finance officer para ito yung hihingiin ni agent sa inyo na mga corresponding requirements. Pag nakuha na yung requirements, na-comply nyo na yung mga requirements, same day ang inyong release ng inyong sasakyan. May mga dealership na hindi nagpapa-release ng sasakyan kapag kulang ang inyong requirements. Why? Because kapag kulang ang inyong requirements, hindi po mababayaran si dealer ng bangko. So, tendency, mapipending lang ang inyong
requirements doon sa dealership. May utang si dealership kay bangko. So, hindi makakabayad si bangko kay dealership because may kulang po kayong requirements. Okay? So, ganun po yun, guys. And unhealthy naman ito sa part ng agent because si agent, kukulitin po siya ng accounting or ng kanyang manager. Magkakaroon po siya ng bad impression doon sa auto finance because yung mga pinangako niya na ibibigay niya yung kulang na requirements mo ay hindi mo nabigay, malalagot siya. Okay? So, naintindihan nyo na, guys. You have to comply all the requirements before i-release ang sasakyan. Okay? Kasi para makabayad agad si bangko kay dealer. Kasi umuutang lang si si customer doon kay bangko. Si bangko ang nagpi-finance papunta doon kay dealer. Binabayaran ni dealer yon. Ay, ni bangko yon kay dealer. So, alam nyo na, guys, ha? Alam nyo na. So, next time, pag kayo ay magka-car loan, make sure na fully complied lahat ng mga requirements na kailangan ni agent. And you have to, specify your financial income kasi yun ang pinaka-vital part na hinihingi ng bangko. Kasi kung hindi naman kayo financially equipped para kumuha ng sasakyan, para saan pa kumuha kayo ng sasakyan? Napagtripan mo lang ba? Okay? Thank you guys for watching my video. Until next time, mag-edit na ako. Okay? Bye-bye.